Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi pa po tayo tapos. Ngayon naman po ay pupunta na tayo sa ating pagbabasa ng inyong mga komento. Basa. You know, the root of all the West Philippine Sea issues starts with Pinoy. Nagyabang, nagmatigas si Pinoy against China. Nawala yung spratlist dahil sa katangahan ni Pinoy. Eh, sasabihin kasi, ito kasi ang madalas nating sinasabi, Roxanne Barcelona, no? Ang madalas nating sinasabi, may ginawa si Pinoy. Nagsampa siya ng reklamo sa arbitration. Kung saan man siya nagsampa ng reklamo. Si Duterte ang walang ginawa kasi hindi niya pinatupad yung sa arbitration ruling. Alam po ninyo, no? Real talk po. Yung Russia in-invade yung Ukraine. Nagsampa ba na reklamo yung Ukraine? Hindi po. Pinagtanggol niya po yung teritoryo niya. Ganun po yun pag usapin po ng teritoryo. Hindi po po pwede sampa-sampa ng reklamo na yan. Diyan naman, no? Wala naman. Tignan niyo po yun. Nagsampa tayo ng reklamo. Arbitration po yun eh. Alam niyo ba ibig sabihin na arbitration? Didinggin yung parehong panig. Parang barangay. No? Papatawag yung barangay yung magkapitbahay na nag-aaway. Tapos pagbabatiin. Ganun po yung arbitration eh. Di ba? Eh ang problema po, hindi po dumalo, hindi kinilala ng China yun. Pinagmamalaki natin, panalo tayo. Pwede naman panalo tayo, pero hindi naman po sinabi doon na yung atin yung inaukupa, atin na yung kiniklaim nating atin. Eh. Ang sinasabi lang po doon, hindi sa China yan yung kiniklaim nila. Magkaiba po yun. So kung hindi sa China yan, status ko lahat ng claimants. Yung kiniklaim ng China, kiniklaim natin, kiniklaim ng Vietnam, kiniklaim ng kung sino pa mang bansa nag-claim dyan. Claimants pa rin tayo kasi hindi diniklara na sa China. Eh. Kung diniklara yan na China, illegal na yung claim natin. Naintindihan po nyo yung arbitration ruling? Yun po yung ruling. O ngayon, ang sinasabi na matapang si Pinoy dahil nagreklamo, hindi po matapang yun. Ang katapangan po, nung panahon na sinasakop ka, hindi ka dapat nagreklamo, lumaban ka dapat. Anong kwento niya no, ni Parlade? Nire-report namin. Ha? Ano pa lang, yung nagsisimula pa lang silang lagyan ng mga estruktura. Eh kung sabihin ipatigil namin yan, papatigil namin. Wala. Walang ginawa si Pinoy at ang DND kundi magreklamo. Galit daw si PBBM sinumo ng ambassador ng China dahil sa laser na yan. Tama po yun. Dapat po talaga ganun, no? Kasi hindi tayo kinikilala ng nakikipagkaibigan naman tayo. Pero hanggang doon lang po tayo. Hindi po tayo. Kinakailangan lang natin magmatigas. Ipakilala sa China na, sige, pagka hindi kayo tumino, dito kami. Ah, ang ganda po ng ginagawa rin ni Pangulong Marcos eh. Si Pangulong Marcos po, tsaka si Pangulong Duterte, marunong po nilang laruin yung dalawang nag-uumpugang superpowers. Kala kasi ni Sas Time to Shine na vlogger ya, ayon na naglilikha ng panic kaloka. Kaya po natin dinidiscuss to, no? Matagal na po yan na nanghaharas yung China. Baka kasi inunahan na natin, baka kasi bukas masabihin na naman, o yan, tama na naman ako na maggegera na. Ayun nga po yung tinatanong ko, no? Asan po yung US? Pwede na, kung talagang gusto na US ng gera lang, eh po tiyan, nilusob nga siya ng mga ang tawag nila, di ba? Yung mga spy balloon. Yung mga nagsasabing gigirahin na ng US yung China, gigirahin na ng US. Spy balloon nga, nasa US territory na. Siyempre, mas uunahin po na US yung para sa sarili na. Boss Badong, tanong lang, bakit yung mga journalist at artista mahilig umepal sa politika at ekonomiya? Feeling matalino kahit wala naman talagang laman sinasabi nila. Nagmumukha silang engot lalo. Alam nyo po yun, ganun po yun eh.
baka kala nila pag umepal sila ng umepal sa kasasalita, ah, mapagkamalan silang matalino. Tama po yun, mapagkakamalan sila ng matalino na mga kapwa nila bugok. Okay. Hindi ko po sinasabi kung si... Basta in general po yun. Parang ganito po yan eh. Yung mga... Alam naman nating mga lalaki kung magandang lalaki ka o hindi, di ba? Yung mga panahon nung, kung bata-bata tayo, alam natin yan na kung sino yung tunay na gwapo o sino yung nadadaan lang sa forma, di ba? Pansinin po ninyo, yung mga totoong magagandang lalaki, never po yan nagmalakis na maraming tsota, maraming, di ba? Napansin, di ba? Si Gabby Concepcion ba, nagsabi ba lang yan na, ako, pare, dami kong ano, wala. Sila Aga Mulak, sila Richard Gomez. Pero alam mong maraming dumaan sa kanilang mga, di ba? Pero yung mga katulad nila Willie Rebillame, putya, kung magyabang tungkol sa babae yan, ah, yung mga hindi kagwapuhan na nagkaroon ng mga magagandang babae, yun po yun eh. Kasi parang yun ang tendency mo eh. Eh, pag malaki yung, ayun na nga, alam niyo yung ibig ko sabihin eh, hirap lang akong ipaliwanag. Ganon din po sa talino, ganon din po sa ibang bagay, no? Pero minsan kasi, na-tsatsaga eh. Marami rin kaming hindi dumagoso ng mga Duterte na hindi namin sinusuportahan lahat ng ginawa ni BBM na mali. Dahil konsentrador kapag suportahan mo din kahit may mali. Eh, hindi naman po, bakit ko naman kukonsentihin? Kaya lang, hindi ko po trabaho yun. Kung may mali silang nakikita, hindi ko po, ang trabaho po ng supporter, sumuporta, hindi po maghanap ng mali. Yan po ang pagkakaiba eh, no? Itinatama ko po kayo, wala, paulit-ulit po ako, wala pong perpekto. Kahit po si Pangulong Duterte, hindi po yan perpekto. Pero ako po ba magsasalita ng mga imperfection ni Pangulong Duterte? Ako po ba dapat bumanat sa mga ginawang hindi ayos ni Pangulong Duterte? Hindi po, kaya nga may oposisyon eh. Ah, yun po yung basic concept po ng supporter tsaka oposisyon. Hindi po nila naintindihan. Akala nila, pinudol po sila ng salitang, hindi ako bulag na tagasunod. Eh ano ka pala? Tagasunod na bumibira. Kaya nga po, kung may mali, di ba? Kung supporter ka, kahit nakita mo yung may mali, at mas marami pa rin yung sinusuportahan mo, ayaan mo yung mga kalaban ng mag-point out ng mali. Kasi trabaho nila yun eh. Parang ikaw pa ba magbibigay ng bala sa mga kalaban mo para ipambaril sa'yo? Yun po, mali po yun. Ranel Kilatip, good PM po Sir Bats, baka di na po bumabanat yung mga batikang bashers like Clive Reyes, Father Nongnong, etc. tungkol sa issue. Ah, ano po, bumabanat pa po sila. Kaya lang, hindi ko na nakikita eh. Mga mabababaw po kasi mga binabanatan nila ngayon. Nakakawalang gana sila i-feature eh. Ano pa rin po mga binibira nila, yung mga pagbabiyahe pa rin ni Pangulong Marcos, eh, ang taas na po ng level nito, laser na eh, terahan na eh, di ba? Mang Badong, ano po ang dahilan bakit nagiging controversial ang EDCA ni Marcos kumpara sa EDCA ni Duterte? Eh, ginawa po siya ni SAS na kasangkapan para tuluyan ng mag-alis ng suporta kay BBM. Di ba? Parang si Maharlika, inunti-unti eh. Magkaiba sila ni Sas eh. Si Maharlika, inunti-unti yung pagtatanggal niya ng suporta. Kasi pag sinabi niya kagad na, ayoko na sa mga Marcos, o di wag, gaganon lang siya. Hindi eh. Inano niya muna, may babaeng, sumusuporta ako kay Marcos, pero yung nakapaligid sa kanya, pinababagsak siya, kawawa naman si BBM. Eh si Sas, hindi. Isang issue, sabay nabudol tayo. Ginamit kasi ni Sas na pambudol daw. Alam niyo naman yung mga kakamping, dahil wala naman pong mga utak yung mga kakamping. O tama rin yung sinabi ng isang kakamping, balikan lang po natin. Ito yung sinabi niya. Napunan na natin to eh. Diba si Clive Reyes nagsalita na rin tungkol dito. Ito yung sinabi ng isang kakamping.
admit it, wala na tayong pag-asa. No leader, kaya tayo-tayo na lang nagtitirahan. Can't even hear from Lenny nor Trillanes anymore. Daming national issues, bit sila tahimik. Wala silang mapagkunan eh, ng mga impormasyon mula sa kanilang mga leaders. Kaya po, kumukuha po sila kay Maharlika. Ngayon, Quezas. Ayan po, ganyan po talaga. Kawawa naman, parang iniwan sila ng mga leader nila. Yan po ang katotohanan. No? Daming national issues, bit sila tahimik. Maybe they give up already. Mukhang walang sisipot sa February 25. Just thinking. Okay. Ganyan ba kung may mali, makita tayo sa anak, pabayaan na ang iba ang gumawa ng correction bads? Hindi po. Hindi po naman pagkukorek yung ginagawa eh. Sa tingin nyo, kung sa tingin yung pagkukoreksyon po, yung magpakalat ka ng chismis, eh wala po tayong magagawa ron. Chismis lang po yun eh. Di ba? Ako po, nagsasalita po ako, halimbawa sa sibuyas. Totoo naman pong mahal ang presyo ng sibuyas eh. Paulit-ulit ako dyan. Ang totoo lang na issue nila kay PBBM, sibuyas. Real talk po, sibuyas lang. Ngayon, yan ba naman chismis? Sa tingin nyo, nakakatulong yung pagpapakalat mo ng chismis? Ang tawag po sa mga wala kang ebidensya, bintang na walang ebidensya, chismis. Kung sa tingin mo, Bibi Soriano Las Vegas, yung magpakalat ka ng chismis, para sirain yung ating Pangulo at ang ating First Lady, ay sa tingin mo, pantulong, yung tawagin mong Mrs. President. Ang tawag niya kay First Lady? Mrs. President ba? At tawagin mo yung presidente na First Gentleman. Sa tingin mo, pagtulong yun sa gobyerno, eh wala tayong magagawa. May kakaiba kayong values. Diba? Ayan. Magsabi ka ngayon ng paninira ni Maharlika na may ebidensya. Tapos sabihin mo na natulungan niya si Pangulong Marcos. Diba? Hindi mo kinokorek eh. Nagkakalat ka ng chismis. Iba po yung kinokorek sa nagkakalat ng chismis. Eh, ang dami po natin. Tinutulang ko yung ano, yung sinasabi, yung panawagan ni Bautista na i-privatize yung NAIA. O, hindi mo ba narinig yun? Ayoko. Tanggalin na yan si Bautista. Kung ganyan ang mga panukala niya, pwede ka pong tumutol sa mga ginagawa ng mga tao sa gobyerno, pero hindi yung pagchichismis ang paraan mo ng pagtulong. Pero mo, hindi ba chismis yung Mrs. President at First Gentleman? Hindi lang chismis yun. Pang-insulto yun. Kung sa tingin mo tama yun, ano magagawa ko sa values mo? Kaya yun po yung sinasabi natin. Pwede ka namang tutulan mo. Bakit hindi mo tututulan yun? Sabi ko nga, dapat ma-expose natin yung mga hoarders, yung mga smugglers, at mapakulong. Masama po ba yun? Yun po yung sinasabi natin na konkreto. Hindi po yung chismis lang dahil sa chismis. May babaeng ahas. Sino yung babaeng ahas na lintik na babaeng ahas na yan? Kung babastusin nyo yung presidente ng Pilipinas, okay lang sa inyo na tawaging First Gentleman ni Maharlika, ano magagawa natin? Bilang ng ROTC din dati, boss, meron talaga kasi knowledge at idea na ma-learn sa RO. Di lahat tayo basta civilian lang. Kapag ka-reservice ka, mas na-engrave po ang nationalism sa isang tao. At saka, wag na po yung balang araw. Pag yung ROTC po, putya, pupunta yan. O sige, maglinis tayo. Ilang beses na ako dyan. Lagi ako sa, di ba, Manila Bay. O meron mga ROTC dyan, mga private pa. Kasi ngayon, private pa lang ROTC. Naglilinis po sila. Mga Inglesero pa yung mga bata na yun. May pakinabang habang nagte-training pa lang.